Sa ilalim ng maliwanag na araw sa Zamboanga, ang buhay ay umuusad ng may kabigatan ngunit may kaligayahan para sa mga miyembro ng Badjaw Tribe. Ang tribong ito ay kilala sa kanilang kakaibang kasanayan sa paglubog sa dagat upang mangisda at manghuli ng iba't ibang yamang dagat. Isa sa mga batang miyembro ng tribo ay si Coco Muhammad, isang 11 taong gulang na batang lalaki na may mataas na pangarap na tila mas mataas pa sa mga ulap na kanyang pinagmamasdan. Si Coco ay panganay sa 7 magkakapatid at sa murang edad ay kinailangan niyang tumulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kanilang tahanan ay gawa lamang sa mga kahoy at dahon ng nipa, matatagpuan sa gilid ng dagat. Walang permanente na tahanan ng mga Badjaw dahil sila ay kilala sa kanilang pagiging mga nomad ng dagat. Ang kanilang pangunahing ikinabubuhay ay mula sa mga yamang dagat na kanilang nahuhuli at ipinagbibili sa pamilihan. Gayunpaman, hindi sapat ang kanilang kinikita upang makaraos ng maayos sa pang-araw-araw na gastusin. Ang mga magulang ni Coco na sina Bato at Lila ay parehong walang edukasyon. Sila ay maagang nagkapamilya. Sa edad na 28 at 29 ay meron na silang 7 anak. Hindi nga nila natutunan ang tamang paggamit ng mga contraceptives, kaya't naging madalas ang pagdami ng kanilang pamilya. Kahit na mababa ang kanilang pinag-aralan, hindi matatawaran ang kanilang sipag at dedikasyon para sa kanilang mga anak. Subalit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hirap pa rin silang makaraos. Lumaki si Coco na puno ng pangarap sa kanyang puso. Sa murang edad, natutunan niya ang kahalagahan ng edukasyon mula sa mga volunteer na regular na bumibisita sa kanilang tribo. Ang mga volunteer na ito ay nagdadala ng mga kagamitan at nag-aalok ng mga libreng seminar at pag-aaral sa mga batang Badjaw. Isa sa mga paboritong gawain ni Coco ay ang makinig sa mga kwento at aral na dala ng mga volunteer. Ang edukasyon ng susi sa magandang kinabukasan. Madalas niyang marinig mula sa kanila. Ang mga salitang ito ay nagbigay kay Coco ng kakaibang inspirasyon. Sa bawat kwento ng tagumpay na naririnig niya, mas tumitibay ang kanyang determinasyon na isang araw siya rin ay magiging matagumpay. Sa kabila ng inspirasyong ito, hindi may kakaila ang hirap ng buhay sa kanilang tribo. Walang maayos na pinagkukunan ng tubig, kaya't kinailangan nilang maglakad ng ilang kilometro upang makakuha ng malinis na maiinom. Madalas silang nagugutom at kapag may bagyo, walang sapat na proteksyon ng kanilang mga tahanan laban sa malalakas na hangin at ulan. Si Coco bilang panganay ay may mabigat na responsibilidad. Kailangan niyang tumulong sa kanyang mga magulang sa panguhuli ng isda at pangangalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Tuwing madaling araw, sumasama siya sa kanyang ama upang mangisda. Ang malamig na tubig ng dagat ay tila wala lang kay Coco. Sanay na siya sa ganitong buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya nakakalimutan ang kanyang pangarap. Madalas siyang tinutukso ng mga batang katribo niya dahil sa mga ito. Coco, masyado kang mataas mangarap. Hindi ka naman yayaman. Parati nilang sinasabi. Ngunit si Coco ay may matibay na puso. Ang bawat tukso ay kanyang pinapalitan ng pangarap at pag-asa. Ang kanyang mga magulang kahit na mahal siya ay nais maging totoo sa kanya. Anak, mahirap ang buhay natin. Huwag kang umasa ng masyado, sabi ng kanyang ina, si Lila, habang tinitignan ang kanyang anak na may pangunawa. Alam mo na ang kailangan natin. Hindi madaling mangarap ng mataas. Ngunit hindi mapigilan ni Coco na mangarap. Nay, gusto kong yumaman. Gusto kong mabigyan kayo ng magandang buhay. Ayoko nang makita kayong nahihirapan, sabi ni Coco, habang pinupunasan ng pawis mula sa kanyang noo matapos ang isang mahabang araw ng pangingisda. Sa bawat pagdating ng mga volunteer, lumalaki ang pag-asa ni Coco. Nakikinig siya ng mabuti sa bawat leksyon, bawat kwento. Natutunan niyang ang edukasyon ang magbibigay sa kanya ng daan patungo sa kanyang mga pangarap. Kahit na tila imposible, naniniwala siyang may paraan para makamit ito. Ang mga gabi sa tribo ay tahimik ngunit puno ng mga pangarap ni Coco. Habang nakatingin siya sa mga bituin, iniisip niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa labas ng kanilang munting komunidad. Iniisip niya kung paano siya makakapasok sa eskwelahan, kung paano siya makakapag-aral ng maayos. Kahit na maraming hadlang, hindi nawawala ang kanyang pag-asa. Ang kanyang mga magulang ay tahimik na nagmamasid. Alam nilang iba si Coco sa mga kapatid niya. May apoy sa kanyang mga mata na hindi nakikita sa iba.
Bagaman gusto nilang suportahan ang kanilang anak, alam nila ang realidad ng kanilang buhay. Si Coco ay patuloy na nangarap. Sa bawat alon na kanyang hinaharap sa dagat, iniisip niya ang mga oportunidad na naghihintay sa kanya. Alam niyang mahirap ngunit naniniwala siyang hindi imposible. Ang mga volunteer ang kanyang inspirasyon, ang kanyang mga pangarap ang kanyang gabay, at sa kabila ng lahat ng kahirapan patuloy siyang umaasa. Ang bawat araw sa buhay ni Coco ay puno ng pakikibaka at pag-asa. Sa kabila ng kahirapan, hindi siya nagpapadala. Patuloy siyang nangangarap, patuloy siyang umaasa. Ang kanyang determinasyon ay parang ilaw sa madilim na dagat, patuloy na nagbibigay liwanag sa kanyang landas. Habang ang buhay sa tribo ay nagpapatuloy, si Coco ay patuloy ding naglalakbay sa kanyang mga pangarap. Hindi niya alam kung paano o kailan, ngunit alam niyang darating ang araw na siya ay makakatakas sa kahirapan at sa araw na iyon, alam niyang matutupad ang kanyang mga pangarap. Sa bawat pagbisita ng mga volunteer, lalong nagiging malapit si Coco sa kanila. Napansin nila ang kasipagan at dedikasyon ng bata. "Coco, nakikita namin ang iyong pagpupursige," sabi ni Mr. Santos, isa sa mga volunteer habang iniabot ang ilang aklat kay Coco. "Narito ang mga librong makakatulong sa iyong pagbabasa at pag-aaral. Alam namin kaya mong matuto kahit na wala kami dito." Nakangiti si Coco habang tinatagnap ang mga aklat. "Maraming salamat po, Mr. Santos. Gagawin ko po ang lahat para matuto," tugon niya. Hindi nagtagal na pansin ng mga volunteer na si Coco ay patuloy na nag-aaral kahit sumapit na ang gabi. Walang kuryente sa lugar, kaya madalas na nahihirapan si Coco na magbasa sa dilim. Upang matulungan siya, nagbigay ang mga volunteer ng lampara. "Coco, gamitin mo ito para makapagbasa ka kahit gabi na," sabi ni Mr. Reyes, isa sa mga volunteer, habang iniabot ang lampara sa kanya. "Alam naming hindi madali ang buhay dito, ngunit naniniwala kami na malaki ang may tutulong ng kaalaman sa iyong kinabukasan." Nagliwanag ang mga mata ni Coco sa tuwa. "Salamat po, Mrs. Reyes. Napakalaking tulong po nito," sabi niya habang yakap ang lampara. Gayunpaman, hindi lahat ay masaya sa pag-aaral ni Coco. Ang kanyang mga kapwa batang katribo ay madalas siyang tawanan. "Coco, ilang beses ba naming sasabihin sa'yo? Wala namang saysay ang pagbabasa mo. Hindi ka naman yayaman dyan," sabi ni Boyet, isa sa mga kaibigan niya sa tribo, habang sila ay naglalaro sa tabing dagat. Ngunit si Coco ay hindi nagpapadala. "Hindi mo naiintindihan, Boyet. Ang mga libro at ang edukasyon ang magbibigay sa akin ng mas magandang kinabukasan," tugon niya. "Balang araw, makikita mo." Maging ang kanyang mga magulang ay nag-aalala. "Coco anak, huwag ka nang magbasa ng hanggang gabi," sabi ni Bato, ang kanyang tatay. Isang gabi nang makita niyang nagbabasa si Coco sa ilalim ng lampara. "Napupuyat ka na. Hindi ka nang makakatulong ng maayos sa pangingisda bukas." Ngunit matigas ang loob ni Coco. "Itay, kailangan kong matuto. Ito lang ang paraan para matulungan ko kayo," sabi niya habang pinipilit ang kanyang mga luha na huwag tumulo. "Naiintindihan ko po na mahirap ang buhay natin, ngunit naniniwala naman po akong may paraan para makaalis tayo sa kahirapan." Minsan tinuturuan ni Coco ang kanyang mga kapatid ng mga natutunan niya mula sa mga libro. "Mga kapatid, ito ang ibig sabihin ng salitang ito," sabi niya kay Lito, ang kanyang nakababatang kapatid, habang pinapakita ang mga larawan sa libro. "Kapag natutunan mo ito, mas madali tayong makakahanap ng paraan para magtagumpay sa buhay." Nakangiti si Lito habang nakikinig. "Gusto ko rin matuto, kuya," sabi niya. Hindi naglao ng kanilang maliit na kubo ay napuno ng matunog ng pagbabasa at pag-aaral. Sa bawat pahina ng libro na binubuklat ni Coco, isang bagong kaalaman ang natutuklasan niya. Sa bawat gabi na binubuhay ng liwanag ng lampara, ang kanyang pag-asa at pangarap ay nagiging mas malinaw. Isang gabi habang binabasa ni Coco ang isang libro tungkol sa mga alamat at kwento ng iba't ibang bansa, napansin niyang nagising si Lila, ang kanyang nanay. "Coco anak, bakit ka pagising?" tanong ni Lila habang lumalapit sa kanya. "Inay, gusto ko lang po talaga matuto," sagot ni Coco habang iniabot ang isang pahina ng libro. "Tingnan niyo po, ang dami ko na pong natutunan. Balang araw gusto ko makapunta sa mga lugar na ito." Napangiti si Lila, ngunit may halong takot. "Anak, alam kong matalino ka, ngunit sana'y naiintindihan mo rin na kailangan nating mabuhay sa realidad," sabi niya habang hinihimas ang buhok ng anak. "Ngunit kung ito ang magpapasaya sa'yo, so suportahan kita sa abot ng aking makakaya." Habang lumilipas ang mga araw, patuloy si Coco sa kanyang pag-aaral.
Kahit na maraming humahadlang sa kanya, hindi niya iniinda ang mga ito. Sa halip, ginagawa niya itong inspirasyon upang lalo pang magsumikap. Alam niyang balang araw makakamtam din niya ang kanyang mga pangarap. Isang araw habang nagbabasa si Coco sa ilalim ng puno malapit sa kanilang kubo, lumapit si Mr. Santos. Coco, napapansin kong malayo nang narating mo sa pag-aaral, sabi niya habang umuupo sa tabi ng bata. Bilang ganti sa iyong kasipagan, nais naming bigyan ka ng isang espesyal na regalo. Nagtaka si Coco. Ano po yun, Mr. Santos? Inilabas ni Ginoong Santos ang isang maliit na kahon at iniabot kay Coco. Nang buksan ni Coco ang kahon, nakita niya ang isang bagong set ng mga libro at ilang kagamitan sa pagsusulat. Ito ay para sa iyo, Coco. Alam naming magagamit mo ito sa iyong pag-aaral, sabi ni Ginoong Santos. Naluha si Coco sa tuwa. Salamat po, Ginoong Santos. Napakalaking tulong po nito sa akin, sabi niya habang yakap ang mga libro. Sa kabila ng mga pagsubok, si Coco ay patuloy na nangarap. Sa bawat pahina ng librong binabasa niya, nararamdaman niya ang paglapit sa kanyang mga pangarap. Hindi siya tumitigil. Hindi siya sumusuko. Sa tulong ng mga volunteer at sa kanyang sariling pagpupursige, patuloy siyang nag-aaral at naghahanda para sa kinabukasan. At sa bawat gabi na pinapailawan ng lampara, alam niyang malapit na niyang makamit ang kanyang mga pangarap. Sa bawat aral na natututunan, nagiging mas matibay ang kanyang loob at mas malinaw ang kanyang direksyon. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, ngunit alam niyang ang bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Ang buhay ni Coco ay nagpatuloy sa tila walang katapusang ikot ng umaga at gabi, punong-puno ng responsibilidad at pangarap. Bawat araw ay sinisimulan niya ng maaga kasama ang kanyang ama sa pangingisda at panghuhuli sa dagat. Ang malimig na tubig at matinding sikat ng araw ay tila walang-wala lang sa batang badyaw na may matibay na pangarap sa puso. Sa tuwing may libreng oras, si Coco ay mabilis na nagsusunggab ng kanyang mga aklat. Nagbabasa at nag-aaral ng mga leksyon na tila ba'y ito ang kanyang takbuhan mula sa mapaghamong buhay sa dagat. Kapag naubos ang langis sa lampara, ang mga volunteer ay laging naroon upang magbigay ng kanyang bagong supply. Coco, narito ang dagdag na langis para sa iyong lampara, sabi ni Mr. Santos, na tila ba'y isang anghel na laging nasa tabi upang suportahan ang mga pangarap ni Coco. Alam namin kailangan mo ito para patuloy kang makapag-aral. Marami po talagang salamat, Mr. Santos. Lagi po kayo nandyan para sa akin. Tugon ni Coco habang kinukuha ang langis. Napakalaking tulong po nito sa akin. Sa kabila ng kanyang kasipagan, hindi lahat ng katribo niya ay naiintindihan o sumusuporta sa kanyang mga pangarap. Maraming beses na siyang pinagtatawanan at kinukutya ng mga kapwa bata sa tribo. Hay nako, Coco! Hindi ka pa ba titigil sa pangarap mo? Ilang beses ka na namin sinabihan na. Pakiramdam mo ba makakaalis ka pa dito sa gubat? Dito tayo nakatira. Dito tayo pinanganak at dito tayo mamamatay. Pero ang taas-taas pa rin ang pangarap mo. Wala namang mangyayari dyan sa pagbabasa mo eh. Sigaw ni Boyet habang nakasandal sa puno ng mangrove. Oo nga, Coco. Dapat mag-focus ka na lang sa pangingisda. Hindi naman tayo yayaman sa pagbabasa ng mga librong yan. Dagdag pa nilito. Isa pang batang badyaw. Ngunit si Coco katulad ng dati ay hindi nagpapadala sa mga kantsaw. Makikita nyo balang araw, sagot niya habang pinipilit ang ngiti. Ang edukasyon ang mag-aangat sa atin mula sa kahirapan, dagdag pa niya. Ang kanyang pagpupursige sa pag-aaral ay nagbigay din ng praktikal na benepisyo sa kanilang pamumuhay. Dahil sa kanyang natutunan mula sa mga libro at sa mga volunteer, alam na niya ang tamang presyo ng mga isda at yamang dagat na kanilang nahuhuli. Sa pamilihan, hindi na siya natatakot na maloko ng mga mamimili. Isang araw sa pamilihan, habang nakikipagtawaran si Coco, nilapitan siya ni Manong Diego, isang kilalang tendero. Coco, ang galing mo talaga makipagtawaran ah. Alam mo ang presyo ng bawat huli niyo. Hindi ka na maluloko rito, sabi ni Mang Diego habang nakangiti. Salamat po, Manong Diego, tugon naman ni Coco. Natutupo ako mula sa mga libro at sa mga volunteer na tumutulong po sa amin. Dahil sa kanyang kaalaman, marami sa kanyang mga katribo ang nagsimulang magpatulong kay Coco upang malaman ang tamang presyo ng kanilang mga huli. Coco, pwede ba akong magpatulong sa iyo? Hindi ko alam kung tama ang presyong sinasabi nila eh. Pakiusap ni Aling Sita, isang matandang babae mula sa tribo. Opo, Aling Sita, pwedeng-pwede po, tugon ni Coco habang sinusuri ang mga huli ni Aling Sita. Ito po ang tamang presyo ng mga ito. Huwag po kayong papayag na babaan nila.
Habang tumutulong si Coco sa kanyang mga katribo, naging malinaw sa kanya ang kahalagahan ng edukasyon. Hindi lamang ito para sa kanyang personal na pangarap, kundi para na rin sa kabutihan ng buong tribo. Natutunan niya ang kaalaman ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring gamitin upang mapabuti ang buhay ng marami. Ngunit, hindi pa rin nawawala ang mga nang-aasar. Isang hapon habang nagbabasa si Coco sa ilalim ng puno, bigla na namang lumapit sila Boyet at Lito. Coco, ano na? Maglaro na tayo, hindi ka pa ba nagsasawang magbasa? Wala namang magbabago sa buhay natin kahit ano pang gawin mo. Sabi ni Boyet na may halong pangutya. Hindi ako nagsasawa, Boyet. Alam ko mahirap pero alam ko makakatulong to sa atin. Sagot ni Coco habang tumututok pa rin sa kanyang binabasang libro. Ano ba yan? Hindi ka naman namin naiintindihan, Coco. Sabi ni Lito. Bakit ka ba talaga nagpapakihirap? Dapat mag-enjoy ka na lang tulad namin. Habang bata pa tayo, pwede pa tayong maglaro. Kasi pagtanda natin, kailangan na nating mangisda at tumulong sa bukid. Hindi na tayo makakapaglaro. Hindi lahat ng bagay ay may dalili ito. Gusto nating umasenso, kailangan nating magsikap. Paliwanag ni Coco. Balang araw tandaan nyo. Makakita nyo rin ang halaga ng ginagawa ko. Sa kabila ng mga pagtutol at pangungutya, si Coco ay patuloy na nag-aaral. Sa bawat pahina ng librong kanyang binubuklat, nararamdaman niya ang paglapit sa kanyang mga pangarap. Sa bawat gabing pinapailawa ng lampara, ang kanyang pag-asa ay nagiging mas matatag. Isang araw habang nagtitinda sa pamilihan, nilapitan siya ni Aling Rosa, isa sa mga matatandang badyo. Coco, narinig ko ang ginagawa mo para sa tribo natin. Maraming salamat sa tulong mo. Dahil sa iyo, alam na namin ang tamang presyo ng aming mga huli. Sabi ni Aling Rosa habang hinahawakan ang balikat ni Coco. Walang anuman po, Aling Rosa. Gusto ko lang pong makatulong. Sigot ni Coco na may ngiti sa labi. Alam mo, Coco, ikaw ang pag-asa ng tribo natin. Patuloy kang mag-aral at huwag kang magpapadala sa mga sinasabing imposible ang mga pangarap mo, ha? Sabi ni Aling Rosa habang iniabot ang isang maliit na piraso ng candy kay Coco. Salamat po, Aling Rosa. Pangako ko po. Hindi po ako tutigil. Tugon ni Coco habang tinatanggap ang candy. Habang patuloy ang kanyang pag-aaral at pagtulong sa kanyang mga katribo, mas naging malinaw kay Coco ang landas na kanyang tinatahak. Alam niyang maraming hadlang at pagsubok, ngunit sa bawat takbang, sa bawat aral na natututunan, alam niyang malapit na niyang makamit ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng mga hamon, patuloy si Coco sa kanyang paglalakbay. Ang bawat kantsaw, bawat pagsubok ay kanyang ginagawang inspirasyon upang lalong magsimika. Alam niyang balang araw makakantan niya ang kanyang mga pangarap at magbibigay siya ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya at sa buong tribo. Sa liwanag ng lampara, sa bawat pahina ng libro, nakikita ni Coco ang kinabukasan na kanyang inaasam-asam. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa at tagumpay. Ang araw-araw na buhay ni Coco ay patuloy na puno ng mga hamon at sakripisyo. Tuwing umaga, siya ay nagigising ng umaga upang samahan ang kanyang tatay sa pangingisda. Kailangan niyang magmadali upang makahuli ng sapat na isda bago pa sumikat ang araw at dumami ang mga mangingisda sa dagat. Sa ilalim ng mainit na araw, hindi nagpapahinga si Coco kahit naramdam niya ang pagod mula sa gabing ginugugol niya sa pagbabasa. Madalas pa rin ang pagbisita ng mga volunteers sa kanilang tribo. Ang bawat pagdating nila ay isang pagkakataon para kay Coco na matuto ng mga bagong kaalaman at makakuha ng mga karagdagang libro at kagamitan. O Coco, narito pa ang ilan pang mga libro at dagdag na langis para sa iyong lampara. Wika ni Ginoong Santo sa isang pagbisita niya. Coco, gusto ko lang sabihin na nakikita naming lahat ang iyong pagpupursige at nais naming suportahan ka sa lahat ng mga ginagawa mo. Maraming salamat po, Ginoong Santos. Tugon ni Coco na may ngiti sa labi. Ngunit sa kabila ng kanyang pasasalamat, alam niyang hindi lahat ay masaya sa kanyang patuloy na pag-aaral. Habang lumalalim ang gabi, si Coco ay patuloy na nagbabasa sa liwanag ng kanyang lampara. Sa mga oras nito, nararamdaman niya ang kanyang kapayapaan at kasiyahan sa bawat pahina ng libro. Ngunit ang kanyang kasipagan ay hindi laging nauunawaan ng kanyang tatay. Coco, bakit gising ka na naman sa gantong oras? Sigaw ni Bato, isang gabi nang makita si Coco na nagbabasa pa rin. Itay, kailangan ko pong magbasa. Alam niyo naman pong ito lang po ang oras ko para makapag-aral. Paliwanag ni Coco, ngunit hindi siya pinakinggan ng tatay niya.
Alam kong gusto mong mag-aral pero kailangan mong unahin ang pagtulong sa pamilya. Paano tayo makakaraos kung lagi kang pagod at hindi makakilos ng maayos sa dagat? Patuloy ni Bato habang kinukuha ang lampara mula kay Coco. Pero tay, mahalaga po to sa akin. Gusto ko pong matuto para sa kinabukasan natin. Sagot ni Coco habang pinipilit na huwag maiyak. Hindi natin kailangan ng mapangarap, Coco. Kailangan natin ng pagkain at pera ngayon. Sigaw ni Bato bago pumatay ng lampara at iniwan si Coco sa dilim. Tahimik na umiyak si Coco sa kanyang higaan. Ang kanyang mga pangarap ay tila nalulunod sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang nanay si Lila ay walang magawa kundi ang makinig sa malalim na buntong hininga ng kanyang anak. Alam niya ang importansya ng edukasyon ngunit hindi niya magawang sumalungat sa kanyang asawa. Coco anak, intindihin mo na lang yung tatay mo. Sabi ni Lila isang gabi habang pinupunasan ang mga luha ni Coco. Nais lang niyang masiguro na makakatulong ka sa atin. Mahirap ang buhay at kailangan nating magtulungan. Nay, alam ko po. Pero gusto ko lang pong makapag-aral. Gusto ko pong matulungan kayo sa mas maginhawang paraan. Sagot ni Coco, puno ng pag-asa at pangarap. Dahil sa madalas na puyat, madalas ding nagkakamali si Coco sa pangingisda. Minsan nakatulog siya habang nasa bangka at buntik na silang maagawan ng huli. Coco, ito na nga ang sinasabi ko eh. Galit na sabi ni Bato. Hindi ka makakatulong ng maayos dahil sa kapupuyat mo. Kailangan mong mamili. Ang pangarap mo ang pamilya natin. Nalilito at puno ng pag-aalala si Coco. Mahal niya ang kanyang pamilya ngunit mahalaga rin sa kanya ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang nag-aaral sa tuwing may pagkakataon. Sa ilalim ng mga bituin, sa liwanag ng lampara, na mabilis na uubos ang langis, patuloy niyang tinutuklas ang mundo ng kaalaman. Minsan, sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinubukan ni Lila na magsalita. Bato, hayaan na natin mag-aaral si Coco. Alam ko ang hirap ng buhay pero baka may magagawang edukasyon para sa kinabukasan natin. Hindi mo naiintindihan, Lila. Kailangan natin ng tulong ngayon mismo. Hindi sa inaarap na hindi sigurado. Sagot ni Bato na puno ng pangamba at pagkadismaya. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging mahirap para kay Coco ang balansehin ang kanyang mga pangarap at ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang bawat gabi ng pag-aaral ay tila isang labanan para sa kanya, ngunit hindi siya sumusuko. Alam niyang ang edukasyon ang tanging daan patungo sa magagandang kinabukasan. Sa kabila ng lahat, si Coco ay nanatiling matatag. Sa tuwing nakakakuha siya ng pagkakataong magbasa, ginagamit niya ito ng buong puso at kaluluwa. Patuloy siyang nakikibaka, patuloy na nangangarap. Ang kanyang determinasyon ay hindi mapipigilan ng kahit na anong pagsubok o pangungutya. Ang kanyang ina, kahit hindi laging mapagsalita ay laging nasa tabi niya, nagbibigay ng tahimik na suporta. Anak, lagi kang magtitiwala sa sarili mo. Alam ko na kaya mo. Bulong ni Lila isang gabi habang hinahaplos ang buhok ni Coco. Salamat po, Nay. Sagot ni Coco na puno ng pasasalamat sa kanyang nanay. Habang patuloy na naglalakbay si Coco sa kanyang landas ng kaalaman, alam niyang marami pa siyang haharaping pagsubok. Ngunit sa kanyang puso, may liwanag na nagagabay. Ang liwanag ng kanyang mga pangarap at ang tiwala ng mga taong naniniwala sa kanya. Sa kabila ng mga balakid, si Coco ay patuloy na mag-aaral, patuloy na magsusumikap at patuloy na mangangarap para sa mas maliwanag na bukas. Ang pagdating ng umaga ay tila laging sinisimula ni Coco sa ilalim ng mabigat na responsibilidad at pangarap. Ang kanyang tatay si Bato ay naging mas maaga sa paggising sa kanya upang masiguro na hindi siya nagpupuyat sa pagbabasa. Coco, gumising ka na. Kailangan nating magsimula ng maaga para makapagpahinga ka ng maaga rin. Palaging sigaw ni Bato habang pinupukaw si Coco mula sa kanyang mga panaginip. Po, itay, ito na po. Sagot ni Coco habang pilit na bumabangon. Halos hindi maalis ang antok mula sa kanyang mga mata. Ang pagod mula sa buong araw na pagtatrabaho at ang pag-aaral sa gabi ay nagdulot ng labis na pagkapagod kay Coco. Sa bawat araw na lumilipas, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga responsibilidad ngunit hindi siya tumitigil. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, madalas siyang makarinig ng mga reklamo mula sa kanyang tatay. Coco, bakit parang laging mabagal ang kilos mo? Hindi tayo makakapag-ipon ng sapat na isda kung lagi kang pagod. Sabi ni Bato habang sila'y nasa bangka, naghahanda para sa isang araw ng pangingisda. Pasensya na po itay, ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko. Tugon ni Coco.
pilit na pinapakitang matatag siya kahit naramdam niya ang pagod sa bawat himay-may ng kanyang katawan. Ang magabing ginugugol sa ilalim ng liwanag ng lampara ay tila mas nagiging mahirap para kay Coco. Isang linggo ng ganito ang pamumuhay at isang gabi. Habang nagbabasa siya sa isang libro tungkol sa mga kasaysayan ng iba't ibang bayan, hindi niya namalayang siya ay nakatulog. Ang lampara ay naiwan niyang nakasindi at sa kanyang pagtulog nagpatuloy siyang gumagalaw hanggang sa aksidenteng natabig ang lampara. Ang maliit na espasyo ng kanilang bahay ay mabilis na nasunog ng apoy mula sa natumbang lampara. Agad na nagising si Coco mula sa amoy ng nasusunog na kahoy. Nay! Tay! Sunog! Sigaw niya habang mabilis na bumabangon. Sinubukang patayin ang apoy. Nabuhay sa takot ang kanyang mga magulang. Si Bato ay mabilis na kumuha ng tubig mula sa dagat upang patayin ang apoy. Lila! Dalhin mo ang mga bata sa labas! Sigaw ni Bato habang ibinubuhas ang tubig sa nasusunog na bahagi ng bahay. Si Lila, na puno ng takot at pangamba, ay mabilis na kinarga ang mga nakababatang anak at dinala sila sa ligtas na lugar. Dahil sa tulong ng tubig mula sa dagat, napatay nila ang apoy bago pa ito tuluyang lamunin ang buong bahay. Ngunit sa kabila nito, nasunog pa rin ang ilang bahagi ng kanilang bahay at ilang lambat na ginagamit ni Bato sa pangingisda. Si Bato ay puno ng galit at pagkadismaya kay Coco. Coco, anong ginagawa mo? Dahil sa iyong pagbabasa, muntik na tayong mamatay. Nasira ang ating bahay at ang mga gamit natin sa pangingisda. Galit na sigaw ni Bato habang tinuturo si Coco. Nay, tay, pasensya na po. Hindi ko naman po talaga sinasadya. Umiiyak na sagot ni Coco habang pinipilit ipaliwanag ang nangyari. Ngunit ang kanyang tatay ay hindi na nakinig pa. Sobrang galit, kinuha ni Bato ang mga libro ni Coco at itinapon nito sa dagat. Hindi na kita papayagang magbasa pa sa gabi. Tignan mo ang nangyari sa atin dahil sa iyong kababasa. Sigaw ni Bato, puno ng galit habang nakatingin sa kanyang anak. Ang kanyang nanay si Lila ay tahimik na nakatingin lamang, puno ng pag-aalala ngunit walang magawa upang pigilan ang galit ng kanyang asawa. Kinagabihan, si Coco ay tahimik na umiiyak habang nakahiga sa kanyang banig. Ang mga libro na buong puso niyang tinanggap mula sa mga volunteer ay wala na. Inaanod na ng alon sa dagat. Ramdam niya ang bigat ng kanyang responsibilidad at kawalan ng pag-asa. Kasalanan ko po ang lahat. Bulong ni Coco sa sarili habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi. Anak, pasensya ka na. Alam kong masakit ang nangyari pero kailangan nating intindihin ang tatay mo. Sabi ni Lila habang nilalapitan si Coco. Sinusubukang pag-aanin ang loob ng anak. Gusto lang niyang protektahan tayo. Mahal na mahal ka niya. Alam ko po, Nay, pero yung mga libre po, yung mga pangarap ko. Sagot ni Coco na puno ng lungkot at pagdaramdam. Sana po naiintindihan nila kung gaano kahalaga sa akin ang mga ito. Ang gabi ay tahimik, ngunit puno ng mga hinagpis ni Coco. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, tila ba'y hindi nauunawaan ng kanyang tatay ang kanyang mga pangarap. Ngunit kahit na masakit at mahirap, hindi sumuko si Coco. Alam niyang kailangan niyang magsikap para makamit ang kanyang mga pangarap. Kinabukasan, nagsimula si Coco at ang kanyang pamilya na maghanap ng mga kahoy upang maayos ang nasirang bahagi ng kanilang bahay. Ang init ng araw ay sumasalamin sa init ng galit na nararamdaman ni Bato para sa kanyang anak. Habang nag-iipon sila ng mga kahoy, hindi mapigilan ni Bato ang kanyang sarili na magparinig kay Coco. Kung hindi ka lang nagpupuyat sa pagbabasa na yan, hindi sana nangyari ang lahat ng to. Sabi niya nang may halong inis. Pinipilit pigilan ni Lila ang kanyang asawa. Bato, tama na. Hindi na makakatulong ang pagsisisi. Ang mahalaga ay natuto tayo sa nangyari. Ngunit matigas ang puso ni Bato. Lila, kailangan niyang matuto ng leksyon. Ayoko nang mangyari ulit to. Hindi ko siya pinapagalitan para sa akin kundi para sa kanyang kapakanan. Dapat malaman ni Coco na ang pag-aaral ay walang maidudulot na mabuti sa ating kalagayan. Napuno na si Coco. Matagal niya nang tinitiis ang pangungutya at galit ng kanyang tatay. Ngunit ngayon, kailangan na niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tay, kung sinuportahan niyo po ako sa pag-aaral at hindi niyo po ako ginising ng sobrang aga at pinuyat sa loob ng isang linggo, hindi po sana nangyari ang aksidente. Sabi ni Coco, pilit na pinipigil ang luha habang nagpapalakas ng loob sa kanyang mga salita. Biglang napatigil si Bato sa narinig. Ang pagsagot ni Coco ay tila isang malaking sampal sa kanyang mukha. Sa isang iglap ng galit at pagkabigla,
aksidente niyang nasampal si Coco. Ang bata ay natumba at nagulat. Hawak-hawak ang kanyang pisngi. Natauhan agad si Bato at tila binuhusan ng malamig na tubig. Coco, anak, patawarin mo ako. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, tumakbo na si Coco papalayo sa kanila. Anak, Coco! Sigaw ni Lila. Ngunit hindi siya pinapakinggan ng kanyang anak. Tumakbo si Coco ng mabilis. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niyang kailangan niyang lumayo mula sa sakit at galit na nararamdaman niya. Sa kanyang pagtakbo, nakita niya ang truck na madalas pumupunta sa kanilang lugar upang bumili ng mga huli mula sa dagat. Ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis siyang sumampa sa likod ng truck at nagtago sa ilalim ng mga sako ng isda. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso habang naririnig ang tunog ng makina ng truck. Habang papalayo ang truck sa kanilang tribo, naramdaman ni Coco ang kakaibang kalayaan, ngunit kasama rin ito ang takot at kalungkutan. Habang nasa truck, pumikit si Coco at sinubukang alalahanin ang mga masasayang alaala kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ang sakit ng sampal ng kanyang tatay ay tila ba laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkukulang. Kasalanan ko ba talaga? Tanong niya sa sarili habang pilit na pinipigil ang luha. Gusto ko lang naman matuto. Gusto ko lang matulungan ang pamilya ko. Sa bawat pag-andar ng truck, ramdam ni Coco ang paglayo niya sa kanyang tahanan. Ramdam niya rin ang unti-unting pagguho ng kanyang pangarap na maging matagumpay at makapagbigay ng magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang magsikap. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya at sa kanyang tatay na kaya niyang makamit ang kanyang mga pangarap. Nang makarating sila sa bayan, dahan-dahang lumabas si Coco mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Ang mga tao sa bayan ay tila walang pakialam sa kanyang presensya. Saan kaya ako pwedeng pumunta? Bulong ni Coco sa sarili habang naglalakad sa mga kalsada ng bayan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangarap at pag-asa, ngunit ang kanyang puso ay punong-puno ng takot at kalungkutan. Sa kanyang murang edad, natutunan niya na ang buhay ay puno ng pagsubok, ngunit hindi ito dahilan upang sumuko. Patuloy siyang naglakad, pilit na hinahanap ang kanyang lugar sa mundo. Sa bawat hakbang, dala niya ang mga aral na natutunan niya mula sa mga volunteer at sa mga libro na minsang nagbigay liwanag sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit, si Coco ay patuloy na nangangarap. Ang kanyang mga luha ay naging tanda ng kanyang determinasyon at lakas ng loob. Alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin, ngunit sa kanyang puso, naniniwala siyang balang araw makakantam niya rin ang kanyang mga pangarap. Sa gitna ng bayan, nakahanap si Coco ng isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. Mabilis siyang pumasok sa loob at nagtanong sa may-ari. Tao po, pwede po ba ako magtrabaho dito kahit pansamantala lang? Tanong ni Coco, puno ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tinignan siya ng may-ari ng tindahan. Isa siyang matandang lalaki na may mabait na mukha. Anong pangalan mo, iho? Tanong ng matanda habang pinagmamasdan ang batang harap niya. Coco po, gusto ko pong magtrabaho para magkaroon po ng kahit kaunting pera. Sagot ni Coco, hindi na may tago ang lungkot sa kanyang boses. Napabuntong hininga ang matandang lalaki. Sige Coco, pwede kang magtrabaho dito. Kailangan ko rin ng tulong. Sagot niya. Simula bukas, sige magsimula ka na. Naku, maraming salamat po. Sagot ni Coco. Puno ng pasasalamat at hindi makapaniwala na ganun-ganun lamang ay makakahanap siya ng trabaho. Alam niyang ito ay isang bagong simula para sa kanya. Isang bagong pagkakataon upang makamit ang kanyang mga pangarap. Habang lumilipas ang mga araw, si Coco ay patuloy na nagtatrabaho sa tindahan. Sa bawat pagwalis, sa bawat pagtulong sa mga mamimili, ramdam niya ang unti-unting pagbuo muli ng kanyang pangarap. Alam niyang mahirap ang kanyang pinagdadaanan, ngunit alam din niyang ito ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa bawat takbang, sa bawat bagong araw, si Coco ay patuloy na umaasa at nangangarap. Ang kanyang mga pangarap ay hindi kailanman mamamatay, kahit na anong pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Sa kanyang puso, naniniwala siyang balang araw. Makakamtam niya rin ang mga pangarap at magbibigay siya ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya at sa buong tribo. Sa patuloy na pagtatrabaho ni Coco sa tindahan ng matanda, unti-unti niyang nalaman ang kwento ng kanyang bagong amo. Ang matandang lalaki ay si Ginoong Salvador.
isang retiradong gobernador ng kanilang probinsya, si Ginoong Salvador ay nakilala sa kanyang matapat at makataong pamumuno. Sa kanyang mga taon ng serbisyo, hindi niya nabigyan ng pansin ang kanyang personal na buhay, kaya't wala siyang naging asawa o anak. Isang araw habang nag-aayos ng mga paninda si Coco, tinanong siya ni Ginoong Salvador tungkol sa kanyang pinagmulan. Coco, saan ka ba talaga nanggaling? Mukhang marami kang alam sa buhay ah. Tanong ng matanda habang tinitignan ang batang abala sa trabaho. Nagdalawang isip si Coco, ngunit alam niyang kailangan niyang magsinungaling upang manatili sa kanyang trabaho. Palaboy lamang po ako, Ginoong Salvador. Matagal na po akong naglalakad-lakad sa iba't ibang lugar. Naghahanap ng makakain at mapagkakakitaan. Sagot niya na may halong kaba sa kanyang boses. Tumingin ng diretso sa mata ni Coco si Ginoong Salvador. Ganun ba? Kahit hindi ka bumalik sa pamilya mo? Tanong ng matanda. Tila ba'y may halong pag-aalala sa kanyang boses. Agad na sumagot si Coco. Wala na po akong pamilya. Matagal na po silang nawala. Sinikap niyang itago ang kanyang tunay na nararamdaman dahil alam niyang kung malalaman ng matanda ang totoo, ibabalik siya nito sa kanyang tahanan. Napabuntong hininga si Ginoong Salvador. Naiintindihan ko. Mahirap ang buhay ng walang pamilya. Pero sa nakikita ko, masipag at matyaga ka, Coco. Ano ba ang pangarap mo sa buhay? Tanong ng matanda, puno ng pagnanais na matulungan ang bata. Nanginginig ang mga mata ni Coco. Gusto ko pong makapag-aral, Ginoong Salvador. Pangarap ko pong magkaroon ng magandang kinabukasan at matulungan ang mga taong nangangailangan. Sagot ni Coco na puno ng pag-asa. Ngumiti si Ginoong Salvador at tinapik ang balikat ni Coco. Alam mo, Coco, nakikita ko na ang kasipagan mo sa tindahan. Kung gusto mo talaga mag-aral, handa akong tulungan ka. Ako na ang bahala sa iyong pang-eskwela, basta tulungan mo pa rin ako dito sa tindahan kapag wala kang pasok at pagkatapos ng mga gawain mo sa eskwela. Alok ng matanda na puno ng malasakit. Napatigil si Coco sa kanyang ginagawa at tumingin kay Ginoong Salvador. Totoo po ba yan, Ginoong Salvador? Handa po talaga kayong tumulong sa akin? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Oo, Coco. Nakikita ko ang potensyal mo. Kailangan mong mabigyan ng pagkakataon para makamit ang iyong mga pangarap. Sagot ng matanda na may matibay na determinasyon. Pumayag si Coco sa alok ng matanda. Kalaunan, in-enroll ni Ginoong Salvador si Coco sa isang eskwelahan sa bayan. Bagaman na natiling lihim ang kanyang pinagmulan, masigasig si Coco sa kanyang pag-aaral. Sa loob ng maikling panahon, napansin ng mga guro ang kanyang mabilis na pagkatuto at matalinong pag-iisip. Dahil dito, napagdesisyon na nilang ilipat si Coco na noon ay 12 taong gulang na sa tamang antas na grade 6. Sa bagong yugto ng kanyang buhay, si Coco ay patuloy na nagpakita ng kasipagan at kagustuhang matuto. Sa bawat leksyon, tila ba'y lumalawak ang kanyang kaalaman at pananaw sa buhay. Ang mga libro na dati naging sanhi ng pagkakagalit ng kanyang tatay, ngayon ay nagbibigay daan sa kanyang pangarap na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Habang patuloy ang araw-araw na pamumuhay ni Coco, nagiging malapit siya kay Ginoong Salvador, hindi lamang bilang isang amo, kundi bilang isang mentor at kaibigan. Madali silang mag-usap tuwing gabi matapos ang kanilang mga gawain sa tindahan. Coco, kumusta ang araw mo sa eskwela? Tanong ni Ginoong Salvador habang naghahanda ng hapunan. Masaya po, Ginoong Salvador. Marami po ako natutunan at mas nagiging interesado po ako sa bawat aralin. Sagot ni Coco na may halong kasiyahan sa kanyang boses. Alam mo, Coco, natutuwa ako na nakita kita. Napakalaking tulong ang naidulot mo sa tindahan at nakikita ko rin kung gaano ka kaseryoso sa iyong pag-aaral. Sabi ni Ginoong Salvador habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Salamat po, Ginoong Salvador. Hindi ko po alam kung papaano ko po kayo mapapasalamatan. Tugon ni Coco na puno ng pasasalamat. Ang tanging hiling ko lang, Coco, ay pagpatuloy mo ang iyong pagsusumikap. Nandito lang naman ako para suportahan ka. Sagot ng matanda na may halong pagmamahal at malasakit. Habang nagtatagal, si Coco ay nagiging higit na magaling sa eskwela. Hindi naglaon, napansin ng mga guro ang kanyang kakayanan at nagsimulang itaguyod siya bilang isa sa mga pinakamagaling na mag-aaral. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging matatag ang kanyang pangarap na makapag-aral at makamit ang tagumpay. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, patuloy pa rin ang pag-iingat ni Coco na hindi mabunyag ang kanyang lihim na pinagmulan. Alam niyang isang pagkakamali lamang at maaaring bumalik siya sa kanyang dating buhay na puno ng hirap at galit.
Ngunit sa bawat takbang na kanyang tinatahak, pinapaalalahanan niya ang sarili na ang lahat ng ito ay para sa kanyang pangarap at para sa mga taong naniniwala sa kanya. Isang gabi, habang nag-uusap sila ni Ginoong Salvador, napag-usapan nila ang mga plano ni Coco para sa inaharap. Coco, ano palang balak mo pagkatapos mong magtapos ng elementarya? Tanong ng matanda habang umiinom ng mainit na tsaa. Ginoong Salvador, gusto ko pong magpatuloy hanggang kolehiyo. Pangarap ko pong maging isang profesional na makatutulong po sa maraming mga tao. Sagot ni Coco na may halong determinasyon. Napakagandang pangarap, Coco. At alam ko na kaya mong matupad ang lahat ng yan. Basta't magpatuloy ka lang sa iyong kasipagan at determinasyon, ha? Sagot ni Ginoong Salvador habang umingiti. Sa paglipas ng mga buwan, si Coco ay patuloy na nagpakita ng kahusayan sa kanyang pag-aaral. Hindi lamang siya naging inspirasyon sa kanyang mga kaklase, kundi pati na rin sa kanyang mga guro at kay Ginoong Salvador. Ang batang minsang puno ng pangarap at pag-asa, ngayon ay nagiging simbolo na ng tagumpay at determinasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang lihim ni Coco ay patuloy na gumagambala at bumabagabag sa kanyang isipan. Alam niyang darating ang araw na kailangang malaman ni Ginoong Salvador ang totoo. Ngunit sa ngayon, mas pinipili niyang itoon ang kanyang atensyon sa kanyang pag-aaral at sa pagtulong sa tindahan. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para sa kanya upang patunayan na ang edukasyon at kasipagan ay tunay na susi sa tagumpay. Lumipas ang mga taon at patuloy na nagpakita ng kasipagan at determinasyon si Coco sa kanyang pag-aaral. Mula high school hanggang kolehiyo, hindi siya tumigil sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Sa bawat takbang ng kanyang edukasyon, patuloy din ang kanyang pagtulong sa tindahan ni Ginoong Salvador, na tila ay siya na ang naging pangalawang tatay niya. Dahil sa kanyang angking talino at dedikasyon, nakuha rin ni Coco ang tiwala ng komunidad. Sumali siya sa Sangguniang Kabataan at dahil sa kanyang magandang reputasyon, nanalo siya bilang presidente ng kanilang SK. Hindi naglaon, ang pangarap ni Coco ay naging mas malaki. Nais niyang maging isang gobernador tulad ng kanyang naging tagapag-alaga na si Ginoong Salvador. Alam niyang sa posisyong iyon, mas marami siyang matutulungan at mas malaki ang kanyang magiging impluwensya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, patuloy niyang itinatago kay Ginoong Salvador ang tungkol sa kanyang pamilya. Habang patuloy ang paglipas ng mga taon, unti-unti nang ang nanghihina si Ginoong Salvador. Ang dating masiglang matanda ay ngayong nasa bingit na ng kamatayan. Isang gabi habang nakaupo sila ni Coco sa tabi ng kanyang kama, nag-usap sila ng masinsinan. Coco, may kailangan akong sabihin sa iyo. Simula ni Ginoong Salvador, ang kanyang tinig ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Alam ko na may pamilya ka na iniwan. Narinig kita ilang beses na nananalangin at binabanggit sila. Napatigil si Coco. Hindi inaasahan ang kanyang narinig. Ginoong Salvador, patawad po. Hindi ko po sinasadya na itago sa inyo ang totoo. Sagot ni Coco. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Huwag kang mag-alala, anak. Naiintindihan ko. Hindi ko ipinilit malaman ang iyong lihim dahil alam kong darating ang araw ay kusama rin itong sasabihin sa akin. Sabi ng matanda habang pinipilit ang isang ngiti. Narinig ko na hindi sang-ayon ang pamilya mo sa iyong pangarap, kaya pinili kong bantayan ka at tulungan. Nagtaka si Coco, ngunit nararamdaman niya ang lihim ng pagmamahal at malasakit ng matanda. Maraming salamat po, Ginoong Salvador. Kayo na po ang naging pamilya ko. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Sabi ni Coco habang pinipigilan ng pagluha. Kahit na mahalaga ang pagkamit ng iyong mga pangarap, huwag mong kalimutan ang mga taong nagmamahal sa iyo. Huwag mo akong tularan na dahil sa pagtutok sa aking trabaho ay nakalimutan ko ang sarili kong kaligayahan. Tandaan mo, Coco, mahalaga ang pamilya. Wika ni Ginoong Salvador, ang kanyang mga mata ay puno ng pangaral at pagmamahal. Iyak nang iyak si Coco. Ramdam niya ang bawat salitang sinasabi ng matanda. Pinapangako ko po, Ginoong Salvador, hindi ko po kakalimutan ang mga aral ninyo sa akin. Kuya no po ang naging tatay ko. Ngumiti si Ginoong Salvador. Hinawakan ang kamay ni Coco. Tinuring kitang anak, Coco. Kaya't nais kong ibahagi sa iyo ang lahat ng naipon ko. Sinabihan ko na ang bangko na ibigay sa iyo ang lahat ng aking pera upang magamit mo ito sa iyong pag-aaral at pangarap. Ang tindahan, sa iyo na rin. Napatigil si Coco
hindi mapaliwanag at hindi makapaniwala sa narinig. Ginoong Salvador, hindi ko po alam kung paano ko kayo papasalamatan pero hindi ko po to kayang tanggapin. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Coco, tanggapin mo at hindi mo na kailangan magpasalamat, anak. Ang makita kang magtagumpay ay sapat na para sa akin. Wika ni Ginoong Salvador. Ang kanyang tinig ay lalong humihina. Alagaan mo ang tindahan at gamitin mo ang pera sa mabuting paraan. Alam kong malayo ang mararating mo. Sa gabi ngayon, pumanaw si Ginoong Salvador. Ang kanyang mukha ay may kapayapaan. Iniwan niya si Coco na puno ng kalungkutan, ngunit puno rin ng inspirasyon. Alam ni Coco na ang matanda ay nagbigay ng lahat para sa kanya at hindi niya sasayangin ang oportunidad na iyon. Habang patuloy sa pag-aaral at pagtatrabaho si Coco, dala niya ang mga aral at pangaral ni Ginoong Salvador sa bawat hakbang. Ang tindahan ay naging simbolo ng kanyang determinasyon at pagsusumikap, at ang perang iniwan sa kanya ay ginamit niya upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa koleyo. Sa bawat araw na lumilipas, si Coco ay naging mas malapit sa kanyang pangarap. Ang kanyang determinasyon ay hindi nagbago, ngunit ngayon ay mas lalo pa itong pinatibay ng pagmamahal at pag-aalaga na natanggap niya mula kay Ginoong Salvador. Ang bawat takbang na kanyang tinatahak ay para sa kanyang pamilya at para sa kanyang tagapag-alaga na nagturing sa kanya bilang anak. Sa kanyang huling taon sa koleyo, naging aktibo si Coco sa kanilang barangay bilang presidente ng Sangguniang Kabataan. Dahil sa kanyang mahusay na pamumuno, naging inspirasyon siya sa kanyang komunidad. Nakita ng mga tao ang kanyang determinasyon at kakayahan, kaya't marami ang sumuporta sa kanyang mga proyekto at adhikain. Isang araw matapos ang isang matagumpay na proyekto sa kanilang barangay, napagpasyahan ni Coco na bisitahin ang puntod ni Ginoong Salvador. Ginoong Salvador, Papa, sana nakikita niyo ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Bulong niya habang nilalagay ang bulaklak sa puntod ng matanda. Pangako ko po, hindi ko sasayangin ang mga aral na iniwan ninyo sa akin. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, patuloy na nasa puso ni Coco ang kanyang pamilya. Alam niyang isang araw ay babalik siya sa kanila. Dala ang lahat ng kanyang natutunan at naabot. Ang kanyang pangarap na maging gobernador ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang pamilya at buong komunidad. Habang patuloy ang paglipas ng mga taon, si Coco ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral at pagsisilbi sa kanyang komunidad. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa at tagumpay, at ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami. Sa huling araw ng kanyang pag-aaral sa koleyo, isang malaking seremonya ang inihanda para sa kanya. Coco Muhammad, ang aming pinakamagaling na estudyante, isang tunay na inspirasyon sa lahat, sabi ng kanilang deacon habang iniaabot ang kanyang diploma. Sa bawat takbang na tinatahak ni Coco, dala niya ang mga aral at pagmamahal mula kay Ginoong Salvador at ang kanyang pangarap para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang kanyang kwento ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa lahat ng mga nangangarap at nagsusumikat. Nasa kabila ng mga pagsubok at hirap, ang tagumpay ay abot kamay para sa mga pusong determinado at mapagmahal. Paglipas ng mga taon, dahil sa patuloy na pagbibigay serbisyo ni Coco sa bayan at sa kanyang magandang reputasyon sa komunidad, siya ay matagumpay na naluklok bilang gobernador ng kanilang bayan. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang bunga ng kanyang talino at kasipagan, kundi pati na rin ang kanyang tapat na hangarin na makatulong sa mga nangangailangan. Bilang unang proyekto ng kanyang administrasyon, isinulong ni Gobernador Coco Muhammad ang libreng edukasyon hanggang high school para sa mga bata. Edukasyon ang susi sa tagumpay, palagi niyang sinasabi sa kanyang mga talumpati. Lahat tayo ay may karapatang magkaroon ng magandang kinabukasan at nagsisimula ito sa pagkakaroon ng sapat na edukasyon. Nagbigay rin siya ng maraming scholarship sa mga estudyanteng may potensyal ngunit walang kakayahang magpaaral sa kanilang sarili. Ang kanyang mga proyekto ay hindi lamang para sa mga mamamayan ng bayan, kundi para na rin sa mga tribo na malapit dito, kabilang ang mga Badyaw na kanyang pinagmulan. Alam ni Coco kung gaano kahalaga ang edukasyon at oportunidad, kaya't sinigurado niyang magpatayo ng mga paaralan malapit sa mga tribo. Hindi ko sila pababayaan, bulong niya sa sarili.
Alam ko kung gaano kahirap ang buhay na walang edukasyon. Ayaw kong maranasan din nila yun. Isang araw nagpa siya si Coco na bumalik sa kanilang tribo. Hindi na bilang isang bata na puno lamang ng pangarap, kundi bilang isang gobernador na may kakayanang tumulong. Habang papalapit ang kanyang sasakyan sa lugar, ramdam niya ang halo-halong emosyon ng saya, kaba at pangungulila. Nang bumaba siya sa sasakyan, tila bumalik ang lahat ng ala-ala sa kanyang isipan. Ang mga puno, ang dagat, ang mga mukha ng kanyang mga kapwa badyaw. Nakita niya ang kanyang ama at ina, at ang kanyang mga kapatid na tumanda na. Kahit ibang-iba na ang itsura ni Coco mula sa kanyang pagkabata, agad siyang nakilala ng kanyang mga magulang. Coco, ikaw ba talaga yan? Tanong ng kanyang nanay, si Lila, habang nanginginig ang boses sa sobrang emosyon. Opo, nay, ako po ito. Sagot ni Coco, habang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Agad siyang niyakap ng kanyang ina at sumunod ang kanyang tatay at mga kapatid. Patawarin mo kami, anak. Umiiyak na sabi ni Bato, ang kanyang tatay. Patawarin mo kami sa lahat ng nagawa naming mali. Hindi ka namin naiintindihan noon. Huwag na po kayo mag-alala, itay, inay. Naiintindihan ko po kayo. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo ngayon. Sagot ni Coco habang mahigpit na yakap ang kanyang mga magulang. Ang mga tao sa tribo ay lumapit at nagpasalamat kay Coco. Maraming salamat, Gobernador Coco. Malaki ang naitulong mo sa amin. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-aral at magkaroon ng mas magandang buhay. Sabi ni Aling Rosa, isa sa mga matatanda sa tribo. Naalala naman siya ni Coco. Tutulungan ko po kayo na mas mapaunlad pa ang ating buhay. Magpapatayo tayo ng mga eskwelahan malapit sa ating tribo para makapagbigay ng edukasyon sa mga bata. Alam ko kung gaano kahalaga ito at ayoko maranasan ng iba ang mga pinagdaanan ko. Sabi ni Coco habang tinitingnan ang mga mata ng bawat isa. Walang ibang dapat magsakripisyo para sa edukasyon tulad ng ginawa ko. Lahat po tayo ay may karapatang magkaroon ng pagkakataon. Kinagabihan, si Coco at ang kanyang pamilya ay nagtipon-tipon sa isang lamesa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ramdam ni Coco na buo na muli ang kanilang pamilya. Habang kumakain sila, naramdaman ni Coco ang init at pagmamahal ng kanyang pamilya. Coco, hindi mo alam kung gaano kami kasaya na bumalik ka. Sabi ni Lila habang hawak ang kamay ng kanyang anak. Masaya rin po ako na makasama ko kayo ulit. Ang lahat po ng ginawa ko ay para rin sa inyo. Sagot ni Coco habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Mahal na mahal ka namin, anak. Hindi na kami magiging hadlang sa iyong mga pangarap. Sabi ni Bato na ngayon ay puno na ng pag-unawa at pagmamahal. Salamat po, tay. Nangako po ako na hindi ko kayo pababayaan, hindi po ba? Sagot ni Coco na ngayon ay punong-puno ng pagmamahal at pag-asa. Sa mga sumunod na araw, sinimula ni Coco ang kanyang mga proyekto sa tribo. Nagpatayo siya ng mga eskwelahan at nagbigay ng mga kagamitan para sa pangingisda upang masiguro na hindi na sila maliloko ng mga bumibili sa kanilang mga produkto. Ang tribo ng Badyaw ay unti-unting umunlad at ang bawat membro ng komunidad ay nakaramdam ng pag-asa at bagong simula. Naging inspirasyon si Coco, hindi lamang sa kanyang tribo kundi sa buong bayan. Ang kanyang kwento ng pagsusumikap at pagtupad ng kanyang pangarap ay naging simbolo ng pag-asa at determinasyon. Kung kaya ni Gobernador Coco, kaya rin natin. Madalas sabihin ng mga tao sa kanilang komunidad. Habang naglalakad si Coco sa kanyang tribo, nakita niya ang mga batang naglalaro at nag-aaral. Ramdam niya ang saya at pag-asa sa kanilang mga mata. Ito ang dahilan kung bakit ko ito ginawa. Sabi niya sa sarili habang nakangiti. Isang gabi, habang nananalangin si Coco, naramdaman niya ang presensya ni Ginoong Salvador. Maraming salamat po, Ginoong Salvador. Hindi ko po makakamit ang lahat ng ito kung hindi dahil sa inyo. Bulong niya habang nakatingala sa langit. Naramdaman ni Coco ang hangin na tila ba'y yakap mula sa kanyang tagapag-alaga na si Ginoong Salvador. Pagpatuloy mo ang iyong mabuting gawain, Coco. Nandito ako. Nagmamasid at nagmamalasakit. Tila bulong ng hangin. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon na pinagdaanan ni Coco, ang kanyang determinasyon at pagmamahal ay nagdala sa kanya sa tagumpay. Ang kanyang kwento ay nagsilbing inspirasyon sa marami at ang kanyang pangarap na makatulong sa kanyang komunidad ay naging isang katotohanan. Sa huling gabi ng kanilang pagtitipon, muling nagpasalamat ang kanyang tatay. Coco, anak,
Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Napakalaki ng nagawa mo para sa amin at sa buong komunidad natin. Ang tanging hiling ko lang po tayo ay suportahan ninyo ako sa aking mga pangarap. Lahat po ng ginagawa ko ay para sa atin. Sagot ni Coco habang hawak ang kamay ng kanyang tatay. Niyakap ni Bato ang kanyang anak ng mahigpit. Mahal na mahal ka namin, Coco. At ngayon, naiintindihan na namin ang iyong mga pangarap. Sa gabing iyon, habang natutulog si Coco, naramdaman niya ang kapayapaan at kasiyahan. Sa wakas, natupad na niya ang kanyang mga pangarap at nagkaroon na siya ng pagkakataon na bumalik sa kanyang pamilya. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng pagsubok ngunit ang bawat hakbang ay nagdala sa kanya sa mas maliwanag na kinabukasan. Habang tumatakbo ang mga taon, si Gobernador Coco Muhammad ay patuloy na naglingkod sa kanyang bayan at komunidad. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pag-asa at determinasyon. Ang kwento ng Batang Badyaw na minsang nangarap ng mataas, ngayon naging inspirasyon sa marami. At sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, ang kanyang puso ay nanatiling mapagkumbaba at puno ng pagmamahal para sa kanyang pamilya at komunidad. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng mga nangangarap at nagsusumika. Na sa kabila ng mga pagsubok at hirap, ang tagumpay ay abot kamay para sa mga may pusong determinado at mapagmahal.